Gaano nga ba ka-accurate ang Biblia sa kanyang pagbibigay ng mga propesiya? Well, ito po yung tanong na ating bibigyan ng tuon at tugon. Siyempre pa, mismo ngayon, dito lang yan sa ating programa. Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon na ating programang Solution with me. And of course, my name is Laverne Ducot. Ito nga pong programa naghahatid ng tuon at tugon sa ating bawat tanong. And maraming salamat po once again for joining us. At sakasakali, if you are watching us via Facebook, please don't forget to like and follow us on our Facebook page. At sakasakali, if you're watching via our YouTube channel, consider subscribing and please hit that notification bell para you will never miss an episode. Maraming salamat po. At minsan pa ay pag-uusapan po natin ng isa na naman pong napakagandang episode ngayong araw pong ito. At aalamin po natin ano ba itong Daniel 70 weeks. At aalamin din po natin ang tugon sa ating bawat bagong tanong, I should say. Na, gaano nga ba ka-accurate ang Biblia sa kanyang pagbibigay ng mga propesiya? So, ano po sa tingin ninyo, ano sa palagay ninyo, isulat po ninyo at ibigay po sa amin ang inyong kasagutan dito po sa ating comment section at naisin po namin malaman ang inyong saloobin sa ating mga pag-uusapan sa ngayon. Well, bakit po natin pinag-uusapan ang mga bagay na ito? Dahil naisin po natin mapalago ang ating pananampalataya mula po sa mga propesiya na isinulat na sa atin ng Diyos mula sa kanyang salita. At sa pagkakataon po sa araw pong ito, alamin po natin, of course, sa atin pong episode na Daniel 70 weeks, alamin po natin kung paano po kumilos ang Diyos, kung paano po niya isinasakatuparan ang kanyang mga pangako, hindi lamang po sa ating mga anak niya, and of course sa kanyang bayang hinira, ang bayang Israel. So atin pong aalamin mga katotohanan ito at mapatunayan po sa ating sarili kung gaano ka-accurate, gaano po katapat ang Diyos kapag siya po ay nagbitaw at nagbigay sa atin ang kanyang mga pangako na unang niyang ibinigay sa atin at makita po natin ang katuparan po nito sa ating mga panahon. So sa pagpapatuloy po ng ating mga pag-uusapan, meron pong propesiya na ibinigay po ang Diyos kay Daniel na mainam po nating maunawaan at matungkayan ang kasaysayan para mas makita po natin kung gaano katapat kumilos ang Diyos sa kanyang mga pangako. Hindi lamang po sa ating mga kanyang anak na minamahal. And of course, makita rin po natin sa ating episode tonight kung paano po naging tapat ang Diyos sa kanyang bayang hinirang ang Israel. So simulan po natin, alamin po muna natin ang kasaysayan ito sa pamagitan ng isang katuparan mula po sa propesiya na naranasan ng mga tauhan o ang mga ng bayan ng Israel. At ito po ay ibinigay sa propetang si Jeremiah. Dahil po sa pagsuway ng Israel sa Diyos, nagbigay po ng propesiya ang Diyos kay Jeremiah na mararanasan po ng bansang Israel ang 70 taon or 70 years na sila po ay magpapasailalim sa pamumuno ng Babylon. Nakakalungkot po yun, no? No, sila po bilang isang bansa ay minarapat po ng Diyos at pinahintulutan ng Diyos dahil sa kanilang katigasan ng ulo na sila po ay pasailalim sa loob ng 70 years. That's a long, long time. At ang nakakalungkot dito, ang mamamahala sa kanila at ang namahala po sa kanila ay hindi po nila kalahi. Ito po ay mula po sa pamamahala ng Babylon. So alamin po natin ang kasaysayan. Basahin po natin sa Jeremiah chapter 25 verses 11 until 13. So samahan niyo po ako at basahin po natin ito. And this whole land shall be a desolation and an astonishment, and these nations shall serve the king of Babylon 70 years. Verse 12, then it will come to pass when 70 years are completed that I will punish the king of Babylon and that nation, the land of the Chaldeans, for their iniquity, says the Lord. And I will make it a perpetual desolation. Verse 13. So I will bring on that day all my words which I have pronounced against it, all that is written in this book which Jeremiah has prophesied concerning all nations. So sundan pa po natin in Jeremiah chapter 29 verse 10. For thus says the Lord, after 70 years are completed at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you and cause you to return to this place. And of course, mula po sa kasaysayan ito ay pinatunayan po ng Diyos ang kanyang katapatan sa bansang Israel. Samantala, sa pagkakataon po ito, bagaman alam po ni Daniel na ang kaganapan po ng mga pangyayari ito, siya pa rin po ay
lumapit sa Diyos, dumalangin, humingi po ng tawad sa kanyang sarili, at siya rin po ay humingi ng tawad para sa kanyang bansang Israel. At habang siya po ay nananalangin sa Diyos, meron po ibinigay sa kanya napakagandang propesiya ang Diyos na talaga namang may kinalaman po, hindi lamang ang kapatid na ito, at makita rin po natin ang katuparan ng propesiyang ito, exclusive po ito na ibinigay para po sa Israel. Ngayon, ano pong kinalaman po nito sa atin bilang mga Hentil? Makikita po natin kung paano kumilos, gaano ka-accurate, gaano katapat ang Diyos na pag siya po ay nagbigay ng kanyang propesiya, at makikita po natin na talaga namang mapanghahawakan ang mga katotohanan ito base po sa kasaysayan ng Israel. So basahin po natin in Daniel chapter 9 verses 20 until 23. Now, while I was speaking, praying and confessing my sin and the sin of my people Israel and presenting my supplication before the Lord my God for the holy mountain of my God, yes, while I was speaking in prayer, the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, reached me about the time of the evening offering. Verse 22, and he informed me and talked with me and said, O Daniel, I have now come forth to give you skill to understand. At the beginning of your supplications, the command went out, and I have come to tell you, for you are greatly beloved, therefore consider the matter and understand the vision. Ang ganda po ng paalala dito, may makikita tayo. Tayo po binamana ng palataya. Of course, we are greatly blessed and highly favored. Mas pinagpala tayo kumpara po kay Daniel dahil tayo po ngayon ay nasa ilalim ng bagong kasunduan ng purong biyaya ng Diyos. Dito po, nanalangin si Daniel, umpisa pa lang, ay talaga namang pinapakinggan na po siya ng Diyos base po sa kanilang kwentuhan ni Angel Gabriel. So, napakaganda pong tagpo at bilang patutuo po sa atin, lalo tigit sa panahon po natin sa ngayon, tayo nga po ay nasa bagong kasunduan ng purong biyaya ng Diyos. So, maging confident po tayo every time we talk to our Father in Heaven. Umpisa pa lang, pinapakinggan na po ng Diyos ang ating mga panalangin. So, balikan po natin ang kwento sa buhay ni Daniel. Ibinigay po ng Diyos sa kanya kay Daniel ang propesiya patungkol sa 70 weeks. Now, ano po itong 70 weeks? Ang kalendaryo po na pinag-uusapan dito ay hindi po kagaya ng sa atin. FYI, ang kalendaryo po nila, ang Israel, by the way, ay kung tayo po ay 365 years, sila po ay 360 lang. So, kakaiba po talaga. At syempre pa, ang kaiban po dito malalaman natin as we go along sa ating pinag-uusapan. Now, simulan po natin sa Daniel chapter 9, verse 24. Nang sa gayon, malaman po natin, anong nais pong ipakahulugan ng Diyos concerning itong 70 weeks o 70 linggo. Kakaiba po ito, ha? Hindi po ito kagaya ng ating 70 weeks. So, ano po itong 70 weeks na tinutukoy? Basahin po natin, simulan natin ang pag-aaral na ito sa Daniel chapter 9, verse 24. 70 weeks are determined for your people. Ibig sabihin, Israel po ang tinutukoy dito. And for your holy city, which is Jerusalem, to finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy. So dito po, 7, ang Diyos po ay napaka mahalaga sa kanya ang number 7. Kung ang number 6 po ay bilang ng tao, di ba? Number 6 is the number of men. Ngayon, pag ang tao po ay sobrang makasarinin na, nagiging 666. Yan po, nagiging, ito po yung number ng Antichrist. So tayo ay sa Diyos, ang paborito pong number ng Diyos ay 7. Meron po itong ibig sabihin, it speaks about rest. Amen. So, sa Diyos po, maintindihan po natin na napaka-importante po sa kanya ng 7. Mahilig po siya sa number 7. Gusto po niya ang kapahingahan because the holiest thing that you could do is rest because on the seventh day, God rested. So, ibig sabihin, the holiest thing you could do is resting. So, the more po tayo na namamahinga bilang mana ng palataya sa mga tinapos na gawa ng kanyang pugtong na anak na si Kristo doon sa krus, talaga namang binibigyan po natin ng kahalagahan ang kabanalan, which is of course number 7. It's the number of rest. So, napaka-importante po malaman po natin. Meron din po sa verse na ito in Daniel chapter 9 verse 24, 7 mga pangako kung saan ay sabi po ng talata ay
inihatid na sa atin bilang mga pangako. So, alamin po natin isa-isa at babalikan po natin yung Daniel chapter 9 verse 24 kung ano po yung mga pangako ito na ibinigay na po ng Diyos sa atin. So, simulan po natin. Number 1, to finish the transgression. Number 2, to make an end of sins. Number 3, to make reconciliation for iniquity. Number 4, to bring in everlasting righteousness. Number 5, to seal up vision. And number 6, to seal up prophecy. And number 7, to anoint the Most High. Now, naniniwala po akong na isa katuparan na po yung unang apat na mga pangako sa unang pagparito na ating Panginoong Jesus. So, malinaw po that these promises number 1 through 4 were fulfilled during Jesus' first coming as Savior. Siya po inaparito, FYI, ang ating Panginoong Jesus Cristo, nung kanya pong unang pagparito sa mundo, ibinigay po siya ng Diyos. Remember John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. So, whoever believes in Him as the Savior, as the Messiah, the Anointed One, will never perish, but have an everlasting life. So, ano po yung naisakatuparan nung kanya pong unang pagparito? Number 1, to finish the transgression. Amen. Nangyari na po ito. Number 2, to make an end of sins. As the Lamb of God, di ba sabi po ng John chapter 1 verse 29, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. And Jesus was successful. He took every sin. Yung hamara siya po ng sino mang nanampalataya po sa kanya. Amen. Hamara siya. It's the noun, the sinful nature. Ito po ay kanyang winasak na doon sa krus ng Kalbaryo. And that's why He said, it is finished. Number 3, to make reconciliation for iniquity. And of course, number 4, ito po, medyo dito nagkakatalo maraming mga theologians kasi itong number 4 ay napaka-controversial. Sinasabi nila, this will be fulfilled doon sa second coming. But I believe this was fulfilled, itong everlasting righteousness during the first coming po na ating Panginoon Hesus Kristo. Because on the cross, once again, Jesus said, it is finished. So tayo po bilang mga mananampalataya sa harapan ng Diyos, nakamit po natin ng pangwala hanggang katuwiran. Remember 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for God made Jesus who knew no sin to be sin for us that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. So hindi lamang po natapos dito. Naniniwala po ako tayo po sa harapan ng Diyos, tayo ay pinaging matuwid. Walang hanggan na po yung ating katuwiran. Ito po ay ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus Kristo sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Nakamit po natin bilang kaloob gift ang kanyang righteousness. Hindi po ito bunga ng ating paggawa. So, righteousness is a gift. Acts 13:39 tells us, and through Him, sino po yung Him dito? Capital H, Jesus. Everyone who believes, who acknowledges Jesus as Lord and Savior and follows Him is justified or made righteous and declared free of guilt from all things. Take note, from all things. Hindi po from some things. So tayo po ay declared righteous or justified from all things from which you could not be justified and be freed of guilt through the law of Moses. See, mga kapatid? So this happened, nakamit po natin bilang mga mananampalataya ang kaloob na katuwiran sa atin ng Diyos pamagitan po ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. So bilang mananampalataya, tayuan po natin ang katotohanan ito, ikaw ay pinaging matuwid sa harapan ng Diyos. Once again, that was Acts chapter 13 verse 39. Sundan pa po natin isa pang napakagandang talata, Romans chapter 4 verse 25. Who was betrayed, or Jesus was betrayed and crucified because of our sins, and He was raised from the dead because of our justification. Ano po yung justification? Our acquittal, absolving us of all sin before God. See, lahat po na ating mga kasalanan ay pinawi na, past, present, and future. And that's why this is good news. Kaya nga po, ang pagparito po na ating Panginoon bilang tagapagligtas, bilang Savior, ito po ay napakagandang balita na ibinabalita po natin sa bawat isa. So kung kayo po ay pagod na sa inyong buhay at pakiramdam mo, napakarumi mo, well, hindi po natatapos din yan. Meron pong magandang paanyaya ang Diyos para sa atin. Tanggapin mo ang kanyang bugtong na anak at maranasan po natin itong everlasting righteousness. Amen. So ang apat po dito sa binanggit natin ay naganap na during the first coming na ating Panginoon Jesus as our Savior. Amen. And of course,
Yung susunod naman po, number 5 until 6, this will be fulfilled during Jesus' second coming as judge. So makita po natin ang difference. Yung first coming po ni Jesus, He came as the Savior. Amen. Naparito po siya bilang tagapagligtas. And until to this time, maranasan po natin ang kanyang pagliligtas just by receiving Him as your Lord and personal Savior. And then, after which, pag sa panahon na po ng second coming, I believe this will be fulfilled. These promises will be fulfilled during Jesus' second coming as a judge. Number 5, to seal up vision and prophecy and anoint the most holy. Amen. Revelation chapter 21, verses 22 until 23. But I saw no temple in it, for the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. Verse 23, the city had no need of the sun or of the moon to shine in it, for the glory of God illuminated it. The Lamb is its light. Amen. Nakakatuwa pong pag-usapan talaga ang kabutihan sa atin ng Diyos, sa kanyang pake, kung bakit po siya naparito. At kapatid, alam niyo, naisin pa rin po ng Panginoon na siya po ay maging tagapagligtas mo, dahil siya lamang po ang kailangan po ng bawat isa sa atin, especially sa panahon po natin sa ngayon. Kung kayo po ay balot ng takot at pangamba dahil po sa pandemya, wala po tayong way out kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. At makikita niyo po kapag tinanggap niyo siya bilang inyong Panginoon na tagapagligtas, meron po kayong kapayapaan na mararanasan na hindi po kayang ibigay ng sanlibutan ito. Amen. At mamaya, bago po matapos sa ating online Bible study, I'll be giving you an opportunity para tanggapin po ang ating Panginoon. Simple lamang po yun. Kayo po isasabay sa ating panalangin bilang pagsang-ayon at pagkilala na wala po tayong kakayahan. At tayong ang Panginoong Jesus lamang po ang siyang may kakayahan at kapangyarihan para iligtas po tayo sa mga bagay na nagiging sanhi na ating takot at pangamba. Dahil siya lamang po ang tunay na tagapagligtas. So tuloy po natin. By the way, ito pong pinag-usapan nating 70 weeks. Kakaiba po ang bilangan ng isang linggo o one week according to yung kalendaring ating pinag-usapan. Kasi ang equivalence po ng one week dito ay 7 years. Now, the Hebrew word for weeks is sabua. S-A-B-U-A. Sabua. Ito po yung Hebrew word for weeks. Sabua, which means a period of 7 and can refer to 7 years. So, one week, it's equals to 7 years. Para wag po tayong malito. Naalala ko nung sinabi ni Laban kay, I believe it's Isaac, na magsilbi ka, or kay Jacob, na magsilbi ka kay Rachel for one week. Ibig sabihin ng one week doon ay 7 years. So, ganun po katagal, na 7 taon. So, tandaan po natin, ano po importance ng 7 years? 7 years. Sige nga po, sabihin nyo, 7 years. Kasi importante po ito, ano itong 7 years na ito, or one week, sa 70 weeks na ibinigay po na prophecy ni Daniel. So, yung 70 weeks po na prophecy na binabanggit dito ay 70 times 7. So, pag minultiply po natin ito, it's equals to 490 years. So, alamin natin, no? Anong meron dito sa 490 years or 70 weeks na ibinigay po ng Diyos kay Daniel bilang prophecy? Verse 25 tells us ng Daniel chapter 9 that God's prophecy ay magsisimula sa muling pagtatayo ng Jerusalem hanggang sa pagdating ng Messiah, yung kanyang triumphant entry sa Jerusalem. So ito po yung ibig sabihin ng prophecy na ito. So, babasa po natin in Daniel chapter 9 verse 25 na mayroon pong nakalaan dito na 7 weeks at saka 62 weeks. Now, pag in-add up niyo po ito, 7 plus 62 ay equals to 69 weeks. Pero yung prophecy na binigay po ng Diyos kay Daniel, 70 weeks. So, kulang ng isa. So, dapat po ito maisa katuparan. Ngayon, nalalaman po natin sa kwento na sa katuparan po ba yung lahat ng 70 or may kulang po na 1 week. So, alamin po muna natin, basahin natin Daniel chapter 9, verse 25. Know therefore and understand that from the going forth of the command or decree to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. Kaya pag in-adapt niyo po ito, 7 weeks plus 62 weeks, it equals to 69 weeks. The street shall be built again and the wall, even in troublesome times. So ito po yung
decree, yung command, ibinigay po ng Diyos sa kanila na dapat po itayo muli ang Jerusalem, the holy city, Jerusalem. Napaka-accurate po ng Biblia, kaya nga po pinag-uusapan natin ito, makita po natin. Mula po sa prophecy ito, ay naging tapat ba ang Diyos? Of course, mula po doon sa prophecy na binigay po ng Diyos kay Jeremiah, nakita po natin na totoo nga, makalipas ng 70 taon ay tapat po ang Diyos sa kanyang binigay sa kanilang prophecy at naganap po ito. Now, bukod po sa prophecy ito, meron pang ibinigay na prophecy ang Diyos kay Daniel na hindi lamang po sa panahon noon sa Israel, malalaman po natin na ito po ay hanggang sa panahon natin ay meron pong kaganapan in the future. Now, tanong po natin ha, once again ha, gaano po ba ka-accurate ang Diyos, ang Biblia sa kanyang pagbibigay ng kanyang mga propesya? Now, once again, napaka-accurate po ng Biblia dahil makalipas po ng 483 years. Now, ano itong 483 years? Medyo kailangan natin ng mathematics dito sa ating episode. Ito po yung tinatawag nating 69 weeks. 69 times 7. So, ang pag in-adapt nyo po siya, 483 years or 173,880 days. Ito po yung panahon kung saan yung decree ay ibinigay, para hindi po kayo malito, na itatayo ang Jerusalem. So mula po noon hanggang sa pagdating ng Mesaya, yun po ang haba ng panahong yun ay 483 years or 69 weeks. So ito po ay naisakatuparan na. Amen. And of course, bakit po natin pinag-uusapan po ito? Why do we have to teach Bible prophecy? Gaya po ng tanong natin kahapon. Kinakailangan ba natin pag-usapan itong Bible prophecy? Because the great part of the Bible is prophecy. Gaya po na ating tinalakay kahapon, kaya natin pinag-uusapan po ito. It engenders our faith. Pinapalakas po nito ating pananampalataya at nakikita po natin na talaga po ng pag sinabi ng Diyos sa kasaysayan na ganap nung araw at meron pa siya mga pangako ngayon na dapat pong maganap. Kung nangyari nung araw, pwede natin panghawahan. Magaganap din po yung mga propesya na pinahawahan natin sa ngayon na ito po yung maisasakatuparan sa mga darating pang panahon. So, naalala niyo po ba yung sinabi ng Panginoong Jesus na siya po yung nagbibigay ng mga hula, mga propesya? Sinasabi niya po ito in advance para pag nangyari na po ito, sabi niya sa kanyang mga disipulo, ay manampalataya kayo sa akin. Ito po ay matatagpuan natin ang patunay na sinabi po ito ng Panginoon. In John chapter 14 verse 29, sabi ni Jesus, I have told you now before it happens, so that when it does take place, you may believe and have faith in me. So ang prophecy po, kaya natin pinag-uusapan, of course, great part of the Bible is prophecy, para po mapagyaman yung ating pananampalataya sa Diyos. Makita natin, oo nga no, it was predicted about, it was written about. Ngayon, nakikita po natin na unfold po sa ating mga mata ang mga katotohanan ito para mapapanghawahan po natin na meron po tayo isang Diyos na dakila sa kanyang katapatan. At kapag siya pong nagsalita, ito po ay napangyayari. Of course, may mga propesya pa po sa panahon natin sa ngayon na kaabang-abang po in the future. And of course, tayo po bilang mga mananampalataya, kapag tayo po ay merong mga inaabangan at pinag-uusapan natin at tinatalakay natin ng mga prophecies na ito, alam niyo kung ano pong maganda rito, it purifies ourselves and it gives us hope. Bagaman tayo po ay nasa pandemya ng COVID-19, hindi po tayo nakatingin dito because ang ating mga mata ay talaga namang nakaabang sa magaganap na kagilagilalas at kamanghamanghang katuparan ng mga pangako sa atin ng Diyos. So ito po ang nagagawaan ng pag-aaral ng prophecy. It purifies us and it gives us hope. Amen. At gaya po na aking binanggit kanina, makita natin sa kasaysayan, aba, kung isinakatuparan ng Diyos sa kanyang propesya sa ibang mga propeta, naganap na po nung araw eh. Ngayon, mapapanghawakan po natin na wala po sa kasaysayan ating pinag-uusapan, nangyari, eh meron din akong inaantabayan ng propesya, pwede nating abangan at papanghahawakan. Bakit? Dahil ang Diyos po na nangako sa atin, siya po ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. So ito po yung mapanghahawakan natin. At gaya po na sinabi ni Jesus, basahin natin once again, John 14:29, I have told you now before it happens so that when it does take place, you may believe and have faith in me. Amen. So let's go back to Daniel 70 weeks. So yung para po sa kabatiran na marami, para hindi kayo malito, 70 weeks. 1 week is equals to 7 years.
So ito po yung tinatawag ng sabua, Hebrew word for weeks. So it refers to 7 years. So isang linggo, pag sinabing 1 week, hindi po yung kagaya ng week natin na 7 araw, it's 7 years. So 70 weeks. Ano pong, gano'ng katagal yung 70 weeks? Ilang taon po ito? 70 times 7, that's 490 years. So, balikan po natin ito. So, dito po, makalipas po, sabi nung binasa natin kanina in Daniel chapter 9, verse 24 until 25, na isa katuparan na po ang 7 weeks at saka yung 62 weeks. Pag inadda po ito, 69 weeks or 483 years mula nung itinayo po ang Jerusalem until dumating po yung Messiah. But ang nakakalungkot po dito, basahin natin in Daniel chapter 9 verse 26a, and after the 62 weeks Messiah shall be cut off. Yung pong cut off dito, siya po ay mamamatay. Of course, Jesus gave himself for the whole world, diba? Ito pong pangako ng Diyos sa atin, ibigay po ang kanyang bugtong na anak para siya po ay magdusa at mamatay alang-alang po sa katubusan na ating mga kasalanan, but not for himself, sabi po ng talata. So siya po ay namatay alang-alang sa katubusan na ating mga mananampalataya. Pero ang nakakalungkot po dito, sa mga panahong ito, hindi pa rin po siya tinanggap ng kanyang bansang Israel. Now, for your information, para po sa kabatiran natin, nung dumating po ang Panginoong Jesus, he was then introducing yung biyaya, yung grace. But of course, ang kanya pong pinipreach at that time was the kingdom gospel, kung saan ay ibinigay po sa mga Hudyo, sa kanyang mga kababayan, ang iba't ibang mga kagilagilalas ng mga hamahang himala. Ang mga bulag ay nakakakita, mga pilay nakakalakad, ang mga pipi ay nakakapagsalita, ang mga bingi ay nakakarinig. Pero sa kabila po ng mga kamanghamanghang mga bagay na ito, ay hindi pa rin po nanampalataya ang mga Hudyo. Ngayon parang napapaisip talaga ako, sobrang tigas ng puso ng mga Hudyo. Hindi po ba ako maalala nyo on the way to Emmaus? Sabi ni Jesus ito sa dalawang disipulong kanyang sinabayan sa paglakad. Ito po yung 3 days after he rose from the dead. Ngayon sinabayan niya po itong dalawang taong ito on the way to Emmaus. Sabi nila, bakit kayo malungkot? Dahil pinag-usapan nila na itong si Jesus, di mo ba nabalitaan na siya ay namatay, siya ay napakadakilang propeta? So to make the long story short, sabi ni Jesus sa kanila, sa tagal ng panahon na nakasama niyo itong pinag-uusapan niyo ay hindi pa rin kayo naniniwala sa propesiya na ibinigay sa kanya ng Diyos na siya ay kinakailangan magdusa at mamatay para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Sabi ni Jesus sa kanila, oh, kayo mga foolish and slow of heart to believe. Kayo mga kulang sa kaalaman. Ibig sabihin ng foolish, mga ignorante, or slow of heart to believe, napakatitigas ng puso. Tila ito po ang kaugalian ng mga Hudyo. Bagaman, no, posible pala na for 3 years nakasama nila ang Panginoong Jesus. Posible pala, no, even sa mga mananampalataya, ikaw ay laman ng simbahan, pero alam mo ang Kristyanismo, nakakalungkot, pero hindi mo kilala si Kristo. So tayo po bilang mga mananampalataya, kinakailangan po nating malaman ang katotohanan, even po yung mga propesiya na nakasulat sa Biblia. Ngayon, wag po tayong matulad sa mga disipulo ito, sabi ni Jesus, of foolish ones and slow of heart to believe. Bagaman nakita po nila ang kanilang sarili mga mata, ang pagdaligtas ng Panginoon, ang kanyang ang mga himala, kung saan ang mga bulag nakakita, mga pipi nakakapagsalita, mga pilay nakakapaglakad. Kasi nga po, pinapakilala niya po dito ang kingdom gospel, kung saan ay kinakailangan po ng mga Hudyo makakita ng mga ebidensya. Hindi po ba? Pero sa kabila po ng mga kamanghamanghang mga himalang ito, mga ebidensya, even ang kalikasan ay sumusunod sa tinig ng ating Panginoon, pero tila walang epekto ito sa mga Hudyo. Ang tigas ng kanilang puso. Until this time, bagaman tayo po mga hentil, pag sinabing hentil, hindi mga Hudyo, ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesus. Pamagitan po ng pananampalataya. Hindi na po natin kinailangan yung mga himala, yung mga bulag, makakita tayo ng bulag na nakakita. Hindi na po tayo po nanampalataya sa isang buhay na Diyos, ating Panginoong Jesus Kristo. Pero mga Hudyo po, until this time, hindi po sila naniniwala na dumating na po ang kanilang Messiah. So, balikan po natin istorya. So, nangyari na po ito, yung 7 weeks at saka yung 62 weeks. Pag inadapt nyo po ito, 69 weeks, total of 483 years sa pamagitan po ng panahon ng pagtatayo ng Jerusalem until the time of Jesus, pero nireject pa rin po nila ating Panginoong Jesus. Now, from this time, dito na po pumasok yung panahon natin, mga hentil.
So mula sa panahong iyon hanggang sa umalis ang Panginoon patungo sa kalangitan at siya po ay nasa kanang kamay na ating Diyos ang masa ngayon. Until this time, it's already 2,000 years kung saan ay binabahagi na po natin tinatawag na Grace Gospel. Amen? So maintindihan po natin, different po yung Kingdom Gospel sa Grace Gospel. Pag sinabi natin Grace Gospel, it's all about the finished work of Christ on the cross. Makita po natin na kung saan ay naranasan po natin ang ating mga kasalanan ay inangkin po ng ating Panginoong Jesus bilang pagdurusa sa krus ng Kalbaryo at ito po ay kanyang inako sa kanyang katawan para makamit po natin ang lubusang kapatawaran at dahil dito tayo po itatanghal, ituturing ng Diyos bilang kanyang katwiran kay Jesucristo. We are now the righteousness of God in Christ Jesus. So Daniel chapter 9 verse 26a, once again, and after the 62 weeks, Messiah shall be cut off. Siya po ay, he died for us, but not for himself. So makalipas po ang 7 weeks plus 62 weeks, and that's 69 weeks, kabuuan po ng 483 years, or 173,880 days. Ganito po ka-accurate po ang Biblia, dito na po huminto yung orasan ng Israel. So makita po natin, huminto po ang orasan ng Diyos para sa Israel, 69 weeks. So may natitira pa pong 1 week para po that God will go back to Israel to dealing with Israel once again. Babalikan po niya ang Israel because meron pang kulang doon sa 70 weeks na isang week. Nawa po maging malinaw po ito because ang prophecy is 70 weeks pero ang naisa sa katuparan pa lang po ay 69 weeks. So meron pa natitirang 1 week. So ilang taon po yung 1 week? Sige nga po, let's do the math. 1 week is meron pang 7 years para balikan po ng Diyos at i-deal po niya ang bansang Israel. Amen. So sana po nakukuha po natin ito. At kasulukuyan po rin po nakahinto ang orasan sa ngayon, sa panahon natin. Ang panahon po natin sa ngayon, it's the church era or the church age kung saan ay atin po ipinapahayag ang Grace Gospel, God's unearned and merited favor, undeserved favor, kung saan ay pinapakilala po natin sa mundo, hindi po ang kautusan ni Moises, kundi ang mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Remember, 1 Corinthians 2 verse 2, sabi ni Pablo, "For I determined or I decided to know nothing among you." Ang ibig sabihin po ng gospel is all about Christ and Him crucified. So kung kayo po ay magbabalita, magpapahayag ng gospel sa panahon po natin sa ngayon, it's all about the finished work of Christ on the cross. And anytime soon, because the rapture is imminent, pag sinabi natin imminent, wala po nakakaalam ng oras, wala pong sinabi sa Biblia na anong araw, anong oras, anong taon ang rapture will take place. Wala po nakakaalam kapag kayo po ay merong naririnig ng mga turo sa Facebook, sa YouTube na sinasabi nila, alam ko yung araw, yung taon, kung kailan darating ang Panginoon, yung rapture, huwag nyo na po itong pakinggan. Hindi po ito tama. Of course, wala po nakakaalam, sabi ng Biblia, sabi po ni Jesus, not even the angels, nor the Son, but only the Father. Pero sa kabila po nito, binibigyan po tayo ng Panginoon ng timeline para nasusundan po natin at nakikita natin na tunay ang tapat po ang Diyos sa kanyang mga propesya at nakikita po ng mga anak ng Diyos. Tayo po mga nag-aaral, tayo po mga maalam sa kanyang propesya. It gives us hope. It purifies ourselves, di ba? So hindi po tayo kagaya ng iba na hindi masyado nag-aaral o hindi nag-aaral, nakatingin sila sa mundo. Kaya nga po tayo nagkakaroon ng Bible study every Tuesdays and Wednesdays and of course ating po pananambahan. Gusto natin mapagyaman po yung ating kaluluwa nang sa gayon hindi po tayo nangangapa sa dilem. And once again, going back po sa ating pinag-uusapan, and the rapture will take place anytime soon. Pwedeng ngayon, in the twinkling of an eye, mabilisan po ito. Hindi po wink of an eye, ha? Twinkling of an eye, mabilis yun. So rapture will take place. What is rapture? It's the harpazo, the snatching away of the saints or the church. Tayo po ay biglang mawawala sa mundong ito dahil tayo po ililigtas ng Diyos. And of course, after which, itong rapture will take place, then the great tribulation will happen. Pag sinabi natin great tribulation, naku, matindi na po ito. Talaga namang ito po yung pangyayari na hindi pa nararanasan sa kasaysayan ng mundo according to Matthew chapter 24, verse 21. Now, take note sa timeline po na nakasulat sa Book of Daniel. Marino na sinasaad po na kailangan po munang mangyari ang rapture and then
the Great Tribulation. Ito pong Great Tribulation, gaya po ng sinabi natin kanina, na isa katuparan na po yung 7 weeks at saka yung 62, yung 69. Pag inadda po ito, 69 weeks, a total of 483 years sa panahon po ng itinayo po ang Jerusalem until the time of Jesus. And then, tumigil na po yung orasan. Meron pa natitirang 1 week or 7 years. Now, saan po ilalagay ng Diyos itong 7 years? Kung saan, yun pong 69 weeks ay nakatalaga po ito. It's a prophecy, exclusive pa, exclusive to the Jews. Now, ito pong natitirang week na ito, it's not for us, the Gentiles. It's for, or it's to, exclusively given to the Jews. So, itong 7 taon, saan po ba ito ilalagay ng Diyos? Ito po ay nakatuon doon po sa tinatawag na Great Tribulation. So, bilang mga mananampalataya, bilang eklesiya, tayo po sa panahon natin sa ngayon, tayo po ay nag-aabang. Diba? Titus 2:13, looking forward to our blessed hope, the great appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. So, tayo po, bago po maganap itong 1 week na lang na natitira, which is 7 years of Great Tribulation, kailangan po munang kunin po yung church, yung eklesiya, tayo po mga mananampalataya. Pag sinabi nating mananampalataya, kasi po ang tao sa mata ng Diyos, tinitingnan po niya mga tao into 3 groups. Jews, the Gentiles, and the Church. Yung mga Hudyo, of course sila po ang pinili ng Diyos, mga Gentil. Pag sinabi Gentil, hindi po mga Hudyo. Pag sinabi naman pong Church, ito po ay kalipunan ng mga Hudyo at ng mga Gentil na nagsama at nagtiwala sa Panginoong Jesus. So, sa panahon po natin sa ngayon, I believe, ito na po yung generation natin. The rapture will take place. Talaga naman excited ako dito eh. Na it will take place anytime soon. So pagkakuha po sa atin, tayo po ihaharpat. So we will be snatched away together with them, yung po mga kapatiran natin una umuwi sa Panginoon, and thus we shall always be with the Lord. Tayo po ikatatagpuin ng Panginoon halfway sa alapaap. And thus we shall always be with the Lord. Ito po yung encouragement na ibinibigay natin sa ating mga mananampalataya. Diba sabi ng 1 Thessalonians 4:18, therefore comfort one another with these words. So yung 1 week na natitira, which is 7 years of Great Tribulation, hindi po natin mararanasan po ito. Amen. So sa timeline po ito, makikita natin na hindi po talaga mangyayari ito until mangyari po muna. I'm referring to the 1 week or the 7 years, dapat ma-rapture po muna yung church. Now, dito po sa 1 week na ito, sa 7 years na ito, dito pa lang po makakalantad, dito pa lang po makakilos itong si Antikristo, also known as the man of sin. Siya po ipinili ni Satanas bilang gaganap na Antikristo. Siya po ay kikilos pa lang kapag nawala na po sa mundong ito, yung tinatawag nating the restrainer. Also, the Bible calls him the Holy Spirit. Now, paano po siya aalis sa mundong ito para makakilos po ang Antikristo kapag tayo po ay na-rapture na as the church? Because bilang mananampalataya, naninirahan sa atin ang banal na Espiritu. So kapag na-rapture na po ang church, tayo po, kasama na ng ating Panginoon, katatagpuin tayo halfway sa alapaap. And of course, di ba sabi ni Jesus in John 14:3, kung nasaan ako, gusto ko naroon ka. So kasama po tayo ng Panginoon. Doon lamang po sa panahong ito, wala na po sa mundong ito, ang mga mananampalataya, dito pa lamang po makakalantad itong Antikristo, also known as the man of sin, the son of perdition. Ito po yung mga pangalan niya, itong beast na ito. Kaya naman po kahindik-hindik po ang magaganap sa natitirang 1 week or 7 years of Great Tribulation. 2 Thessalonians 2 verse 7 tells us, for the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. So, pumiglas naman po, makakawala naman po ito, makakalantad po ito, lalabas na sa mundong ito, itong tinatawag na the man of lawlessness, the man of sin, also known as the Antichrist, kapag wala na po dito sa mundo ang Holy Spirit, of course. He will be taken away. Kasama po tayo doon, tayo yun eh. Nasa atin na banal na Espiritu. This will take place kapag na-rapture na po ang church. At dito po isasagawa ng Antikristo ang kanyang madidilim na plano sa panahon ng Great Tribulation. So ito pong 1 week na natitira, mula po doon sa 70 weeks na prophecy na tinanggap ni Daniel, hindi po ito nakatalaga sa ating mga mananampalataya. Itong 1 week na ito, or the 7 years, which is ilalagay po ng Diyos sa Great Tribulation, kung saan God will again deal with the nation of Israel. Kasi nga po, sa panahong ito, ay dito na ipipreach uli yung the kingdom gospel. Ibabalik po na ating Panginoon
gagamitin po niya yung 144,000 Jewish evangelists. Sila po yung, bakit 144,000, Pastor? Because kukuha po ang Diyos kada tribo ng Israel ng 12,000 evangelists. So gagamitin po ito ng Diyos para ipahayag ang kingdom gospel. Of course, plus the two witnesses. Of course, I believe sila po ay si Moses at saka si Elijah. So gagamit po talaga ang Diyos ng paraan at mga tao para maligtas ang bansang Israel. And of course, they will preach the kingdom gospel. Bakit kingdom gospel? Kasi sa sobrang tigas ng ulo ng mga Udyo, kailangan po nila makakita ng mga himala para sila po ay mapaniwala at makita nila na talagang dumating na pala ang kanilang Messiah. And take note of these events that will take place on the said 1 week or 7 years Great Tribulation. Number one, the Antichrist will confirm a peace treaty with Israel for 7 years. Ito po ay binasa natin o basahin natin Daniel chapter 9 verse 27a. Then he shall confirm a covenant with many for 1 week or for 7 years. Ikalawa, in the middle of the week, yung in the middle of the 7 years, ano po yung middle ng 7 years? 3.5 years. Ang mangyayari po dito, the Antichrist shall bring an end to sacrifice and offering kasi sa itatayo po muli yung third temple ng Israel. Of course, today, ang mga Hudyo po ay ready na. Meron na tinatawag dito na institute kung saan ay the Temple Institute. Ready na po sila. I believe, narinig ko yung balita, gaano katagal itatayo ang third temple kung meron na silang pagkakataon. Would you believe? Kaya rin po itayo ng mga Hudyo dahil sa kanila excitement sa sobrang kahandaan po nila. Ang pinakamatagal na 90 days. But in 60 days, perfectly, kaya na rin po nila ikumbuin. At kung kayo po ipupunta ng Israel, marami na po mga advertisements, mga spots, mga Hudyo, pinapatalastasa po nila yung tungkol sa building of the third temple. So, dito po, of course, gagawin po ng Diablo isang treaty, may in-love po sa kanya ang mundo. Dahil sobrang magiging payapa po ang mundo for 3.5 years. And then, pagdating po ng susunod na 3.5 years, dito na po niya ilalantad ng kanyang sarili. Napakasama. And of course, ipapatigil po niya yung mga sacrifices na ginagawa po ng mga Hudyo doon sa kanilang templo. At doon po siya uupo, ipapakita niya na siya ang Diyos na dapat niyong sambahin. And then, itong mga Hudyo, they will finally realize na mukhang hindi ito yung ating Mesaya na inaantabayanan. So doon po mabubuksan ang kanilang isipan. Basahin natin, ha? Daniel chapter 9, verse 27b. But in the middle of the week, he shall bring an end to sacrifice and offering. Yung hipo dito, yung Antichrist. And on the wing of abomination shall be one who makes desolate, even until the consummation, which is determined, is poured out on the desolate. Revelation 13, verse 5 tells us, and he was given a mouth speaking great things and blasphemies, and he was given authority to continue for 42 months. So siya po ay makakakilos for 42 months. Ano po yung 42 months? It's 3.5 years. So ganito po, lalantad na yung Diablo, itong si Antikristo. Of course, ang kapangyarihan po ay galing kay Satanas. So nakakagawa po siya ng mga pahindik-hindik na bagay na talaga namang ikakagulat din ng mga Hudyo in those times, sa panahon na darating. In Matthew chapter 24, verses 15 and 16, ito po ipaalaala, hindi po sa ating mga mana ng palataya because tayo po ay wala na. For your information, tayo po ay na-rapture na. Amen. Kaya po natin pinag-uusapan to para makita natin bilang mga mana ng palataya kung gaano po tayo greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God. Now, kung kayo po ay hindi po kasamang mararapture, this verse is for you. But basically, this verse, Matthew 24, verses 15 until 16, was written not for you. It's for the Jews. Sila pong mga hindi na palataya sa kanilang Messiah. Basahin po natin. Therefore, when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, itong binasa natin kanina, standing in the holy place, whoever reads, let him understand. Then, verse 16, let those who are in Judea flee to the mountain. So, kinakausap po dito mga Hudyo. Kapag nakita na daw po nila na itong Antikristong ito talagang pumuporma na, magtago na kayo, huwag na kayong babalik sa inyong mga bahay. Kapag binasa niyo po ito, Matthew 24, verses 15, 16 onwards, ito pong kinakausap dito. Yung tinatawag na mga elect. Pag sinabing elect, hindi pamana ng palataya. Mga Hudyo. Dahil po sa mga panahong ito, once again, I'm giving you the good news, wala na po ang mga mana ng palataya. Tayo po ay na-rapture na. Amen. So wala po tayong dapat ikatakot. And Revelation
chapter 12, verse 6. Then the woman fled into the wilderness. Yung woman po dito is Israel, where she was, where she has a place prepared by God that they should feed her there 1,260 days for 3.5 years. Kakalingain po sila ng Diyos sa mga Israelita. Ililigtas po sila. Some theologians say, itatago po sila ng Diyos, sila'y kakalingain during this Great Tribulation period para sila po'y maligtas sa modern-day Jordan, or they call it Petra. Sabi po ng mga theologians yan. Dahil po sa sobrang pagmamahal po ng Diyos sa mga Israelita, kanya pong hindi binitawan ang pangako niya sa kanila. So mga kapatid, pinag-uusapan po natin. This is 70 weeks. Yung 69 po na weeks sa prophecy po ng Diyos para kay Daniel, para sa kanyang mga kababayan, na-fulfilled na po ito. Once again, sa panahon po ng Jerusalem, nung ito po ay na-rebuild, at sa panahon ng ating Panginoon Hesus Kristo, and then, nung natapos na po yung 69 weeks, which is 483 years, tumigil na po ang relos, ang orasan. And then, ito pong natitirang 1 week ay mangyayari after the church will be raptured. Doon na po yung 1 week or 7 years, it will happen doon sa tinatawag na Great Tribulation. So I believe talaga, napaka-accurate po ng Biblia kapag siya po ay nagbibigay ng kanyang propesya. So it goes to show tayo po mananampalataya. Hindi po para sa atin ito. Dahil ang panahong ito ay magaganap yung 1 week na natitira sa 69, kasi 70 talaga ang lahat, may 1 week pa, yung 7 years, wala na po dito ang church. Wala ka na dito bilang isang mananampalataya. So have you noticed, 1,260 days is equivalent to 42 months. Napaka-accurate din po ng pagkakasulat ng Biblia. Now, kung kayo po yung nagko-compute, baka sinasabi niya, parang mali yung computation ha. Ang kalendaryo po ng Israel ay different po sa kalendaryo natin. Tayo ay 365 per year. Sila po ay 369 para hindi po tayo malito. So, ito po napakagandang paalala po sa atin. Let's go back now sa ating question para matapos na po tayo. Gaano nga ba ka-accurate ang Biblia sa pagbibigay ng kanyang mga propesya? Well, mula po sa atin nakita, napaka-accurate. At talaga naman pong pinapatotohanan po sa atin, before this 1 week will take place, or itong 7 years of Great Tribulation, because ito po ay ibinigay ng Diyos, not for you. Kumbaga, ito po ay ibinigay ng Diyos para po sa mga Hudyo, hindi para sa ating mga mananampalataya, hindi para sa ating mga eklesia. Because kailangan po maganap po ito during the Great Tribulation. And this will take place kapag wala na po tayo. Remember, pinag-usapan natin kanina, 2 Thessalonians 2, verse 7, nakakakilos po Antikristo kapag wala na po dito ang banal na spirito. Now, mawawala po ang banal na spirito kapag po na-rapture and church. Now, sino po yung church tayo? Kaya po mawawala sa mundong ito ang banal na spirito dahil nasa atin po siya. Ngayon, pag na-rapture na po tayo, kinatagpo tayo ng Panginoong Jesus sa doon po sa alapa-up halfway, of course, wala na po dito ang banal na spirito sa mundo. Isipin nyo kung gaano na magiging kagulo ang mundong ito. Yung first 5 minutes siguro. Wala na pong banal na spirito. Wala na yung restrainer. Dito na po, makikita ng Diablo, wala na. Dito na siya magwawala. Dito na siya kakawala at ilalantad niya ang kanyang sarili. At makikita niya po, sobrang is the man of lawlessness. Kasi po, pag sinabing lawlessness, walang batas, walang kaayusan. Everything goes. Ang puso po ng Antikristo, you could do whatever you want. Ito lang aking gusto mangyari, sabi niya. Sambahin mo lang ako. Kaya po siya is the man of lawlessness, also known as the man of sin, the son of perdition, also known as the Antichrist. So mga kapatid, praise God, ito po mga pinag-uusapan natin, napakaganda po para makita natin kung gaano katapat ang Diyos sa kanyang bansang Israel at gaano rin po siya katapat sa atin. Bagaman ha, bilang pagtatapos na, isip kong iwan sa inyo ito. Wala po nakakaalam ng araw kung kailan tayo patatagpuin ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus Kristo, ang ating dakilang Diyos, ang ating tagapagligtas. Hindi natin alam ang araw, ang oras, ang buwan, ang taon. Wala po nakakaalam. Not even the angels, not even the Son, only the Father knows. Bagaman hindi po natin alam, pero nagbibigay po ng magandang timeline sa atin ng Diyos pamagitan ng kanyang propesya. At dahil po nakikita po natin kagandahan po ng pag-aaral ng propesya, dahil it gives us hope, it purifies ourselves. Diba? Meron po tayong tinatawag na prophetic time clock. So, hindi po tayo naliligaw. At ngayon po, bilang mananampalataya, it gives us hope. Nakikita natin, oo nga, no? Talaga palang itong mga huling panahong ito, tayo po ay, we are now living in the last days. Praise God. Pero hindi po kayo natatakot. Because ano pong posture natin, bilang mga mananampalataya,
expectant and excited. Amen. So maraming salamat po for joining me dito yan sa ating Bible study online. Of course, atin po sa inyo na ating programang Solution. At tuloy-tuloy na po tayo. Nais ko po kayong imbitahan. Kung kayo po ay natatakot sa ating mga pinag-uusapan, kung kayo po ay wala pang relasyon sa Panginoon, it's but natural for you to feel afraid or troubled or worried. Natural po yan. Pero kapatid, hindi po yan ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Gusto po niya kayong iligtas. Ito po ang puso niya. 2 Peter chapter 3, verse 9. He wants everybody to be saved. Kaya nga po tayo nagpapahayag ng mabuting balita. Gusto niya, bago po mangyari yung 1 week na iyon, yung 7 years na iyon, of course, that's the great tribulation. Gusto niya makasama kang ma-rapture. Amen. So, gusto mo makasama, kapatid? Praise God sa inyong desisyon. So, ang gagawin po natin, tayo po yung mananalangin. Sabi po ng Romans 10 verse 9, if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. Amen. So, kapatid, magpipray po tayo, mananalangin po ako, igigiya ko po kayo. Kung hindi niya pa po alam ang gagawin po ninyo, lahat po na aking bibig kasi na aking sasabihin, say it loud, say it with me. Panggitin niyo po ito. Akuin po ninyo at ariin po ninyo na inyong pong panalangin po ito bilang pagkilala, pagsang-ayon na tinatanggap niyo po si Kristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Pwede po ba yan? So, bigkasin niyo po ito. Sabihin niyo po ito, Panginoong Jesus. Sige po, bigkasin niyo po. Buksan niyo po inyong mga bibig. Panginoong Jesus, kinikilala ko po ang aking sarili bilang isang makasalanan at nangangailangan ng isang tagapagligtas. Panginoong Jesus, simula sa mga oras po ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Naniniwala po ako, nananampalataya po ako, na doon sa krus ng Kalbaryo ay pinawi mo ng lahat ng aking mga kasalanan. Salamat po, O Diyos, sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. At inaangking ko rin po ang iyong kaloob sa akin na katwiran. At maraming salamat dahil sa mga tinapos na gawa ng aking Panginoong Jesus doon sa krus. Ang aking pong pangalan ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay. Amen. Amen. Kapatid, congratulations. Alam nyo, ito po ang pinaka maganda at pinaka mainam na pagpapasyan na ginawa mo sa iyong buhay. Amen. So sa mga panahon po ito, nais po kayong samahan, tayo po idumulog, tayo po magpasalamat sa ating Diyos na nakita po natin napaka-accurate po ng Diyos sa kanyang mga pangako po sa atin. Kung ito po ay nakita po natin yung pangako niya, yung propesya kay Jeremiah ay naisa katuparan at marami pa mga propesya nangyari nung araw, meron pa po tayong mga inaabangan marahil sa mga panahong ito na mga pangako sa atin ng Diyos na panghahawahan po natin ito. At dumulog po tayo, bagaman may pandemya, hindi tayo natatakot. Alam mo kung bakit? Kasi po tayo po'y nakaabang sa pangako sa atin ng Diyos. Ito po ang kabutihan kapag tayo po'y nag-aaral at natututo sa yaman ng mga pangako sa atin ng Diyos, pamagitan ng kanyang mga prophecies. Amen. So tayo po ay manalangin at ipagpasalamat po natin ito sa Diyos. Aming Ama at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataong ito kung saan ay patuloy mo pinapagyaman ang aming kaluluwa sa katotohanan na iyong salita. Salamat o Diyos sa aming kapatid na kasama sa oras pong ito na patuloy pong nagkakaroon ng uhaw, ng gutom para pag-usapan namin ang yaman na iyong mga propesya at mga pangako sa amin kung saan ay nakakatuwang isipin na kami po ay nakalaan na aming puso ang nag-aabang, Panginoon, sa iyong muling pagbabalik para kami po ikatagpuin doon sa alapaap at makapiling namin kayo ng walang hanggan. At mula po dito, Panginoon, sa mga katotohanan ito ay gaya po na sinabi mo sa 1 Thessalonians 4 verse 18, therefore, comfort one another with these words. Nawa, Panginoon, sa mga kaibigan po namin, nanonood, nakasama po namin sa mga oras pong ito, maging comfort po ang aming mga pinag-usapan, maging encouragement po ito sa kanilang lahat. At bagaman meron po mga problema at pandemya ang aming kinakaharap, hindi po kami nakatuon dito, Panginoon. Hindi po kami nalulupaypay, nakayuko at nalulumo because ang aming pong posture, ang aming pong mindset ay nakatingala at punong-puno ng pag-asa. At nag-aabang kami, Panginoon, sa iyong muling pagbabalik, sa aming blessed hope, sa iyong muling pagbabalik para kami po ay katagpuin halfway sa alapaap at makasama ng walang hanggan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat aming Ama sa mga katotohanan ito na iyo pong ibinibigay sa amin ang mga kapahayagan at nagpapabusog sa aming kaluluwa. Ito po aming panalangin at pagpupuri at pagsamba sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen.
kapatid, kaibigan, thank you for joining us once again sa ating pong online Bible study. Dito po yan sa Solution with me, and my name is Laverne Ducot. Na isa pong pasalamatan ng bawat isa na nakasama natin sa ating pag-aaral sa nakalipas na dalawang araw. Tuesdays and Wednesdays, nakakasama po ang Solution with Laverne Ducot. At sana po, kung kayo po yung napagpala, naniniwala sa ating mga pinag-usapan, pwede po bang pakishare yung ating programa? And of course, if you are watching via Facebook, please don't forget to like and follow us sa ating Facebook page. At kung kayo po'y nanonood sa kasakali sa ating YouTube channel, please consider subscribing, and huwag niyo pong kakaligtaan to hit that notification bell para you will never miss an episode. Importante po na tayo po ay nag-aaral, napapagpala, nang sa ganun din po tayo nangangapa sa dilim. Amen. Sa ngalan po na aking buong pamilya, we thank you, we praise God sa inyong mga buhay, at dumagana po ang salita ng Diyos. Gamitin po ang bawat isa. I-share po natin po ito. Amen. Kinakailangan po ito ng ating mga kaibigan, kakilala at mga kapamilya. Maraming salamat po sa inyong pagiging kaagapay, kabalikat sa ating ministeryo. Ito po ang inyong lingkod. My name is Laverne Ducot. At bilang pagtatapos, nais ko pong iwan sa inyo ang 3 John chapter 1, verse 2. Beloved, I wish above all things that you may prosper. Amen. And be in health, even as your soul prospers. Bye!